Emeralco, parang kidlat. Noong nirepress namin sa kanila na maglagay ng access. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala. Sa ating pong minamahal, isa sa unang nagtiwala sa lungsod ng Maynila base sa mga pagawaing bayan na gusto natin ibigay sa mamamayan. Nakita niyong mamahaling fountain dito sa Codli, Bayan Loton. Cost about 60 million pesos na binigay ni Chairman Manny Pangilinan. Yan po, hanggang ngayon, yun naman ang kompromiso natin sa kanila. Pag binigay nila, pangangalagaan natin. O yung sumunod, naalala nyo yung sa ATI, yung sa Andra Circle, buhay pa rin. O yung susunod, doon sa Plaza Moriones. Because water is life. Sabi nga. Tapos lagyan mo pa ng halaman, at least aaliwalas ang ating pamayanan. And on behalf of the people of Manila to the Pangilinan Group or Metro Pacific Group of Companies, thank you very much po sa inyong lahat, no? Sa pagtitiwala ninyo sa Maynila. Masa kayo na hindi namin ipapariwara yung mga bagay na binibigay nyo sa aming lungsod at sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. To Ms. Esther Santos, PLDT, ma'am. To Mr. Jeff Tarayaw, One Miralco Foundation. Nakatulong namin. Ito, o nga pala, in passing. Total, nandito na rin naman yung Miralco. Almost 2 months ago, before the India situation, and I hope it will not happen to us, no? The resurgence of infection in COVID, with COVID sa India, no? Your city government opted to prepare our city again the way it was in 2020, which nagamit natin nung Marso. Di ba nag-surge nung Marso, because we've been building a lot of quarantine facility last year. I think some of you were a part of it and saw it, and we just build it and maintain it at nandoon lang. Noong una, siyempre walang pumapansin. Alam mo ang bagay na ginagawa kapag walang gamit, walang papansin. Noong nagkatarantahan, nagamit natin. So, ibig sabihin, kahit pa paano, nabigyan natin ng laban yung mga na-impeksyon sa Maynila, na nagulat tayong lahat bakit ang buong bansa sumirit ulit ang COVID-19. That was last March. Sabi ko, then let's prepare our city again for the next 5 months or 6 months or even, hopefully, the end of the year. Kaya naisip natin, maraming salamat sa NPDC, no? NPDC National Park Development through Ms. Cecil Romero, Lorenzana Romero, napahiram sa atin yung Burnham Green. At doon, pinangako ko sa inyo ng mga batang Maynila, if China did it and Italy did it, Philippines can do it. That we're going to build a field hospital for the next coming months.
and hopefully hindi magamit ulit. Kasi it's a good problem. But be that as it may, no? Eh kung paghahanda at paghanda, at least kahit papaano, hindi lang natin magagamit bilang taga Maynila, kundi magagamit din ng Metro Manila. Because that COVID hospital, the seventh hospital of the city of Manila, can accommodate 344 mild and moderate. Because we have 870 bed capacity for asymptomatic. We have 471 COVID bed capacity in our hospital. Now we will have 344 COVID bed capacity na natapos natin dahil ang pinangako ko sa inyo 60 days. We will build it in 60 days. And we did it yesterday on the 52nd day. Nadali natin. Pero hindi po ganun kasimple yun. In fact, sana makita ninyo, napaka-komplikado po nun. And kaya ko yan nabanggit nung binabanggit ko si Jeff Tarayaw ng One Meralco Foundation because he belongs to Meralco. And Meralco, parang kidlat. Nung request namin sa kanila na maglagay ng access, stable connection, power connectivity in Burnham Green, Luneta for Manila COVID-19 Field Hospital, dinisgrasya nila ng isang linggo lang. Grabe, tinayo nila ilang poste, high tension wire, and so on and so forth, and transformer. Na-build nila. At balita ko, iwi-wave pa yung Toscas. Charot. De, winig nila yung may caution eh to install, no? But of course, Meralco will pay, no? We need it. So that yung ating generator plus the APC, automatic power something, no? May redundancy tayo kasi it's a hospital. It's not a quarantine facility. So that's why, again, thank you, Meralco. Thank you very much sa kabutihan loob ninyo sa lungsod ng Maynila. You're part of that role na na-achieve namin ng 52 days. Kaya pakisabi ulit kay Sir Manny, thank you very much. To Melody Del Rosario, Metro Pacific Investment Foundation. To Miss Annette, na lagi namin kasama sa Patubigan sa Maynila. Mapapansin ninyo, maraming hukay ngayon. Opo, sinadya na po namin, nila Annette yun. Sabi ko sa kanila, butasin nyo na ng butasin ng kalsada ng Maynila habang walang traffic, habang walang behikulo masyado. Kasi sayang yung opportunity. So that when we go to normal, or hopefully soon, no? Eh medyo wala ng pagawaing bayan patungkol sa Patubigan. At magkaroon ng stable, efficient, clean water supply for the people of Manila. So thank you, Ms. Annette De Ocampo, ABP Head Government Relations ng Maynilad. Ayan po sila. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!